Tumayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal na kapatid, alalahanin natin ang ating Panginoon ay kusang tumanggap ng pahirap alang-alang sa atin at dahil sa ating mga kasalanan. Kaya't magsisi tayo sa mga kasalanan natin sa pasimula ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose, at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ng mga kapatid sa dutan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip.
Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaan. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbilin na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, inihaon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 perasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain natin ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin. Nitong Panginoon na siyang nangakong, siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala. Sa buong lupain, siya'y ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Tumayo po ang lahat.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang matas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mga mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa sa mga kasama sa mga ito. Sa kauli-uli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayong pag-aharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseo mga talinhaga ni Jesus. At naunawa nilang silang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito ang napropeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga pinamahal na kapatid sa pananampalataya, ang pinaslang na bayaning si Ninoy Aquino, bago umabot sa Pilipinas, in-interview doon sa Taiwan. Sabi ni Ninoy, "Yan, meron akong body vest, panangga sa katawan. Pero kung sa ulo ako tirahin, wala na akong magagawa." Pero tuloy pa rin siyang dumating sa Pilipinas. Nagpunta pa rin. At alam niyo naman na nangyari, sa ulo nga siya binirahan. At namatay ang bayaning ito sa Ninoy Aquino International Airport ngayon. Alam niya
na marahil papatayin siya. Ngunit sumuong pa rin sa panganib. Sabi niya, for justice and reconciliation, para sa katarungan at kapagkakaisa ng mga Pilipino. Ang ating Panginoon, higit pa doon, hindi niya sinasabing baka sa ulo ako tirahin. Hindi. Alam niya na siya'y tiyak na papatayin. At itong talinhaga na ito ay sinanganghula niya na siya ay papatayin. Siya yung anak na lalaki na bandang huli pinadala ng Diyos upang ang mga kasamay magbigay ng kanilang dapat ibigay. Ngunit, alam niya, papatayin siya. Gayunpaman, alam din ng ating Panginoon, patayin man siya, bandang huli, siya ang panggagalingan ng kaligtasan. Ang batong itinakwil, wika niya, ay siyang magiging punong bato ng sambahayan. Ganyan ang ating pong Nazareno, kusang loob na nagtiis, kusang loob na nagalay ng buhay, alang-alang sa inyo at sa akin. Tandaan ninyo yan, wika ng Panginoon, walang makakukuha ng aking buhay. Kusa ko itong iniaalay. Mahalaga ka, kapatid, sa Panginoon. Mahalaga rin ang katabi mo sa Panginoon. Mahalaga tayo, bawat isa, sa Panginoon. Dahil sa inyo, dahil sa ating lahat, sumuong siya hindi lang sa panganib, kundi sa bibig ng kamatayan. Kung namatay siya para sa inyo, maaari bang pagdudaan ninyo ang kanyang pagmamahal sa inyo? Kanya sabihin natin, Panginoong Jesus Nazareno, nag-alay ka ng buhay para sa akin. At sabihin natin ni Dugtong, ako rin ang buhay ko para sa iyo. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maamong Panginoon, mapagpatawad ng lubos. At sabihin natin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pagkakaisa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan,
Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ang loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Aming Amang Diyos, pati na ang iyong anak ay sinugo mo pang mag-alay ng buhay para sa amin. Igawad mo na lagi kaming manalig sa kaniya at kumapit kay Kristong aming tagapagligtas magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang kalak ko, pagkataking iniimig. Sa'yo, Ama, aming rando, ang tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunawa kami ng iyong kagandang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong mga bigay, ipinayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga pitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong iniahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Oh, no.
Siluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asa na sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na pong pinaalaala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya,
ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, ating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesu Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ng aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumairin. Bigyan po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pagmamahal
ng ating buong si Jesus. Tayo'y lumikaya sa pagkakaisa sa walang aling langan.
Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Tungayan mo ako naniniklod sa iyong harapan, Jesus, nabutin at katamis-tamisan. At ako'y dumadalangin at nakikiusap ng may maalam na kalooban upang lubin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasiyang magbagong buhay samantalang nababagabag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasalob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang may pahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko't pa ay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyong. Makamtan nilwa, nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binibinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo ka.